Halos pamilya na lang din ni Marlita La Chica ang kumakain ng kanilang mga bentang daing mula nang magsimula ang pandemya dahil sa kawalan ng turista. Oh, nagagatan ma'am. Narigat tagla ko ang makano. Okay, ma'am, akabot sa balik. Kasi mga turista kasi dyan. Yung nagigila ka mo. Taga Manila kasi dyan. Tulad ni Marlita, sa mga turistang napapadaan din umaasa ang bukuhan ni Noel. Pag may mga turista, medyo gaganda talaga ang kita kasi sila yung minsan na mga customer namin na dumadayo rin. Ngayong nasa Alert Level 2 na ang probinsya ng La Union, masaya sila dahil dadami na naman ang turista. Alinsunod sa Executive Order No. 2 Series of 2022 o Updated Border Protocols ng La Union, ang mga turistang galing sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2, QR code mula sa Tarana Visita System, isang valid ID, tour booking confirmation sa mga travel agency o DOT accredited establishments, vaccination card at negative antigen test results na may 3 days validity ang kailangan ng mga bakunado. Samantalang negative RT-PCR test results na may 3 days validity naman para sa mga hindi bakunado. Sa mga manggagaling naman sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 at 4, QTP mula sa Tarana Visita System, valid ID, booking confirmation ng mga DOT accredited establishments o travel agency at negative RT-PCR results na may 3 days validity ang kailangan, bakunado man o hindi. Bureau of Quarantine Certificate, napanam QR code, passport at vaccination card naman ang kailangang ipresenta ng mga returning overseas Filipino at returning OFWs. Mahigpit pa ring binabantayan ang mga checkpoint para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga Ilocanos at ng mga bibisita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.